Magandang umaga po sa atin lahat. Atin pong bigyan komento ang tungkol kay Jonah the Beautician. Sa mga nanonood at nakasubaybay sa videos ni Kuya Val, siya po ay si Joel Akachona sa gabi ay isang gay na nilingap ni Kuya Val Santos Matubang. Siya po ay inisponsoran ng Team Sangkay Lons TV. Si Sangkay Lons ay isang reactor ng lingap para sa mahihirap. Ngunit kailan lamang ay nagpaalam muna at maging independent reactor. Pero hindi po ibig sabihin na siya ay ayaw na sa kalingap team. But he is still in full support of Kuya Val Santos Matubang sa mga proyekto niya. Si Sangkay Lons ay isang napakabuting reactor. Hindi po siya yung tipong palaaway na reactor sa kanyang mga videos. Though hindi po lahat ay sponsored nila kay Chona, but it is a big help for him and for Kuya Val Santos Matubang para maisakatuparan ang pangarap ni Chona na magkaroon ng beauty parlor at bahay at lupa. So, atin pong pakinggan ang pahayag ni Sangkay Lons sa mga surprises para kay Chona dahil may mga sponsors na gustong tumulong at i-share ang kanilang mga blessings para kay Chona para siya naman po ay mapabuti ang kanyang kalagayan. Though hindi po alam ito ni Chona, pero si Kuya Val is alam po niya kasi nai-relay na ni Sangkay Lons. So balik tayo dito kay Chona. Sabi kasi ni Kuya Val Chona. So dito kay Chona, meron akong hindi ako kukuha ng video clip kay Kuya Val. Nakapanood ko lang kanina yung video niya kay Chona. Pinuntahan niya. Maganda yung bahay ni Chona ay nakatayo na, magbububong na. Natuwa ako kasi sinabi ni Kuya Val na naka-kesame yan, may kesame, tapos naka-tiles, maganda talaga yan. No, nakita ko kung maluwag din pala, no? So, nung hindi pa tayo yung bahay, nakikita natin, lote pa lang sa, naisip ko yun, paano magkakasya yan? So, ngayon na natayo yung bahay, may construction na, naka-construct na, so, maganda. Medyo maluwag din pala. So, ang luwag ng kwarto ni Chona, tapos yung CR niya sa likod ng kanyang kwarto. Tapos yung kalahati ay parlor niya, sala niya na rin. Hindi ko lang alam saan yung kitchen ni Chona. Pero tuwang-tuwa ako. Sobra akong natuwa talaga na andyan na. Tuloy na yung bahay ni Chona. Tapos nakita ko ang macho ni Chona kanina. Ang kanyang damit. Nakakatuwa panoorin si Chona na sobra-sobrang kanyang pasasalamat. At ako'y tinawag na ate. Halika garito, Chona, mapiktasan kita. Oo, si ate daw, ate Sangkay. Di bali na Chona. Lamang ako sa'yo. Joke lang. Pero lamang ka rin naman sa balingkinitan mong katawan, Chona. Pang Miss Universe talaga ang katawan ni Chona. Walang tatalo. So, Chona, natutuwa ko sa'yo na andyan na, tupad na yung pangarap mo. Tuloy-tuloy na. Diba, sabi ko sa'yo nung nakaraan na sana napapanood dito ni Chona, no? Sana magkaroon ng cellphone si... Sana may mag-sponsor dyan ng cellphone para kay Chona. Diba, ang sabi ko noong last video ko kay Chona na mayroong nag-sponsor kay Chona ng si Tita A ng gamit niya sa parlor, andito sa akin yung pera, $200. Yung pangalawa, si Pretty Girl. Si Pretty Girl nag-sponsor ng kanyang denture, ng kanyang kustiso. So, nabanggit kanina ni Kuya Val na dadalhin niya sa dental clinic si Chona para bunutan ng mga ngipin. Nag-aantay lang yung ating sponsors kung magkano yung magagastos, no? Pero, mas
iwan ko kung meron dyan sa mga clinic ninyo, sa mga barangay-barangay ninyo, baka may mga libreng bunot-bunot dyan para mas makatipid, no? Kaso nga lang yung interview kanina ni Kuya Val, sabi ni Chuna, hinihimatay daw siya pag binubunutan siya. Ano kayang bunot ang hindi hinihimatay si Chuna? Pero nag-worry ako nung sinabi ni Chona na ano, hinihimatay siya pagka binubunutan siya. My God, ilang himatay nga kaya ang mangyayari dito kay Chona, kasi halos lahat yata ng ngipin niya kailangan bunutin. So nag-aantay lang si Pretty Girl ng ano, ng go signal ko kung magkano yung magagastos ni Chona sa kanyang pagpapapustiso. So yung pangatlong surprise ako dito kay Chona. Merong nag-sponsor, may nag-message sa akin. Do, alam na rin naman ito ni Kuya Val, sinabi ko na sa kanya. Sabi niya, Sangkay, mag-sponsor ako kay Chona. Nang, uy, bitinin ko kaya kayo. pangalanan na, nasa ibang bansa din ito, nasa US din siya. Pangalanan natin siyang si Brave Girl. Oy, pwede si Brave Girl. Oh, sige. Si Brave Girl ay ano ito, napakatapang nito. Kasi nakwento niya sa akin yung buhay niya. Survivor siya ng isang cancer. Meron siyang cancer, basta hindi ko sasabihin kung anong klaseng ng cancer, survivor siya. Kaya napaka-brave niya, no? So maraming. Pangalawa na ito, nagbigay din ito siya nung nakaraan. Nagbigay din siya sa akin. So maraming salamat po, no? Ayaw niya magpabanggit ng kanyang pangalan. Maraming salamat po, Brave Girl. Sana tuloy-tuloy yung, paggaling mo. Kasi alam ko naman na medyo magaling na, pero alam ko meron pang mga ginagawang, hindi ko alam kung anong mga ginagawa sa kanya. Sabi niya, Sangkay, sagot ko na yung kama. Oh! May kama na si Chona. Oo. Sabi ni Kuya Val sa akin, kahoy daw yon yung kama, tapos may kotchon na may food. Grabe si Chona na. Bongga na ito, Chona. So, tatlo na yung sorpresa, na hindi na naman to sorpresa talaga kay siguro masasorpresa si Chona, kasi hindi naman niya ito napapanood. So yung una kay Tita A, yung gamit sa parlor. Pangalawa yung kay Pretty Girl, yung dentures niya ni kustiso ni Chona. Pangatlo yung kama. Ay, ang saya. So yung kama, alam ko ipapadala sa akin yung pera. Itong week yata na ito, sabi. So, yan po. May mag-sponsor sa kanya ng kanyang kagamitan sa parlor shop. May mag-sponsor sa kanyang pagpapangipin. At may mag-sponsor sa kanyang kama. At sana po ay pag-ingatan niya at kanyang palalaguin. Maraming salamat po.